Muli, magandang araw. Ako pa rin po si Eli Saludar. Ito po ang inyong kaibigan dito sa programang Iparas kay Paras, former Secretary Jing Paras. Nag-atid ng magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan. Ado, paglilawan po ang maestro, nagpupukay na isang magandang hapon sa inyong lahat. Okay, Secretary Jing, siguro maganda pag-usapan muna natin itong issue sa West Philippine Sea na talaga namang lahat, iba't ibang mga reaksyon. Siguro bago natin iba pang detalye, kasi may mga agad na yung nagiging emosyonal yung ating mga kababayan at may mga panawagan yung ilang mga senador. Nako, pala siya na yung ambassador ng China dito sa Pilipinas. Yeah. So, nagkapatong-patong na, no? Tama po yun. But with due respect kasi, ito lahat, this shows the incompetence and the very weak leadership ng ating Pangulo. Unang-una, yung governance or yung pagka-leader mo, hindi maayos yung paglatag ng liderato. Unang-una, hindi niya dapat pinapakialaman ng armed forces, ng military. Pang-NSA. Kasi unang-una, nakikipag-halubilo siya kay Xi Jinping. Pakita natin dito. Doon sa San Francisco. Pinipilit niya na inabangan nga niya si Xi Jinping naglalakad. Inaabangan niya at gusto niya talagang makipag-usap kay Xi Jinping. Yeah, this is just a casual. Wala nang balak talaga si Xi Jinping kausapin siya. Ano ibig sabihin niya na? Una side yan. Yung kami nasa likod. Kasi iba't ibang may mga interpretasyon din sila dyan. Anong interpretasyon mo dyan? Si Maestro. Ikaw. Ano ngayon ang gusto mo? Tama. Ano ngayon? Sa akin ang... Ayan mga kababayan. Sa akin ang parang bago lang matabang. Yan. Matabang ang ano. Bago lang yan. Ilatag muna natin kung anong mga pangyayari. Yes. Siguro, ito yung ilatag natin. Yung may nangyari sa West Philippine Sea na pambubob ng tubig at meron naging pahayag si Pangulo Marcos Jr. Okay. But before that, iano muna natin. Unang-una, magkaibigan, panahon ni Duterte, magkaibigan ang China at Pilipinas. Walang pambubomba. Walang nangyari na pambubomba, walang nangyari na disrespect, walang nangyari na talagang binubuli yung ating mga fishermen. Because maganda ang samahan. Huh? We were even members of the Belt and Road initiative. At pinapahiram, nangihiram tayo ng pera. Pero suddenly lang, sa umpisa ng Marcos administration, naging friendly din si Marcos. Pumunta siya doon. Kumalap pa nga, pinagyabang niya na nakapagkuha siya ng mga economic pledges. 23 billion sa China. At tuloy-tuloy ang ating trade relationship with China. Ang dami nating, mas marami tayong exports kaysa importation sa China. Parahati lang ang US ng exports natin sa China. So, the trade exchanges between the Philippines and China was very good. Pero suddenly, pagka-uwi niya, bigla na lang nagkaroon ng panibago sa foreign policy natin. So, doon naman, nag-uumpisa itong panggigiit ng ating mga Coast Guard at gigiit natin sa China nung ating mga claims. Pero ito lahat dapat in a proper perspective, dapat Department of Foreign Affairs ang nandyan. Because even during the time of Noynoy, although si Noynoy medyo mas matalino lang ng konti ito kay Marcos. Kaya si Noynoy stick to the foreign policy na DFA. Si Del Rosario was on top. Si Trillanes ka, pinapadala pa ni Noynoy in behalf not as a military but as a representative of the foreign affairs. Ngayon, nagbago ang ihip ng hangin. Magmula nung si Marcos ay nagpunta sa Amerika. Nagkaroon na tayo ng EDCA, nagiging masyadong nadiktahan na tayo ngayon ng Amerika. Kaya,
Ngayon, ang policy natin ay dictated by the US. No. Kaya ito, anong nangyari ngayon? Tuloy-tuloy ang pagyayari dyan sa sa China, West Philippine Sea. Okay, panoorin natin. Panoorin natin ang nangyayari ng ano, at ito ay ipahayag ni Pangulong Marcos Jr. bunga ng galit ng mga Pilipino na hindi nakaintindi. Oh, ito. And Marcos Jr. slams China's latest aggression in the West Philippine Sea. See, on Sunday, China once again used water cannons and a Philippine resupply convoy to Ayungin Shoal. Marcos says China's actions only steeled government's determination to defend and protect the West Philippine Sea. Marcos adds the Ayungin Shoal is within the country's exclusive economic zone and any claim of sovereignty by other nations is contrary to international law. Without giving specifics, the country's task force for the West Philippine Sea says it is ready to implement a new strategy to counter China once given the go signal by President Marcos. Yan ba kaya galing ba sa utak at bibig ni Marcos yung statement na yan? Bakit nakasulat lang? Hindi bakit siya nakasulat? Bakit walang galing sa kanyang bibig? Na, na ano? Eh, siya pa ba ay ano, naka-COVID pa rin ba hanggang ngayon? Hindi, wala na. Lumabas na. Nagpunta na ng Iloilo. Eh. Ito, pakita natin uli yung si Xi Jinping at saka si Marcos. Yan. O, ayan o. Nag-uusap yung dalawa. O, tapos ngayon, magmamalaki siya sa kanyang statement. Eh, anong ibig sabihin yan? Itong pag-inag-usapan nila ay baliwala. Ayan lang, parang photo ops lang ba yan? Anong purpose na makipag-gitgitan siya sa ibang mga head of state para lang makipagkwentuhan kay Xi Jinping. Tsaka wala schedule yan, ha? Mm. Dahil hinarang niya, pinagbigyan naman siya na upo lang sila rin sa mga sila na yun. Oo. Sa likuran. Yan mga kaibigan, eh, hindi natin maintindihan, parang confused yung foreign policy natin. Ha? First and foremost, unang-una, ang nakikialam ngayon sa foreign policy is the Armed Forces of the Philippines. And Coast Guard. Maybe. National Security Council. At nandyan yung tao ng Amerika, yung si Tariela, yung pinapaaral ng mga Amerikano. At saka parang ang foreign policy natin, nagagaling na ngayon sa U.S. Naval Research kay yung Raymond Powell. Yung Raymond Powell, yun ang consultant ni Marcos na nagdi-dictate sa kanya. At ang tao noon, si Tariela, si Jay Tariela. So, yun po ang pangyayari. Now, wala tayong nakikita na aksyon galing kay Ricky Manalo, yung Secretary of Foreign Affairs. Which is supposed, so kung nag-uusap si Xi Jinping at saka si Marcos doon sa APEC last month, eh dapat may follow-up na dapat. Eh kung gusto nilang mag-dialogue, kung inapag-usapan nilang mag-dialogue, dapat nag-follow-up na dapat ang DFA. Mm-hmm. Nagpadala na ng envoy. Dapat na-solve na itong problema tungkol dyan sa mga alitan dyan sa ano. Pero what's happening? Ha? Mukhang hindi sinishare ni Marcos sa kay Anyo, sa kay Teodoro sa kay Philippine Coast Guard yung direction ng kanilang usapan. Kaya ngayon itong Armed Forces and Coast Guard, even Brownell nakikialam pa dito, sumama pa daw yan doon sa convoy sa resupply mission. How can we do that? Isang military, are you trying to militarize this issue? Alam mo, mga kababayan, isang bagay lang na mangyari dyan. Ha? Isang putok lang, isang mayroon lang magkaroon ng ano incident dyan. Like the Pearl Harbor. Ano ngayon? Kung girahin tayo ng China, do you really think honestly, tayo mga Pilipino, kayong mga senador, kayong mga kibitsers dyan, na daldal ng daldal, do you really think that the United States will immediately act
And titirahin nila yung China? Pero ang Estados Unidos dyan na nagbubuyo na yung BRP Sierra Madre gawing forward operating base ng Philippine Navy. Yun ang hindi papayagan ng China dyan because very clear na red line area ang Ayungin Shoal. Well, we cannot predict what China is going to do. Yes. But what we can expect is that China will protect itself. Alam mo, mga kababayan, this is ano eh, a relationship between and among nations. Tayo, mayroon tayong sariling pagdepensa ng ating karapatan. Sila din, mayroon din silang sariling depensa ng kanilang karapatan. Base sa batas nila. Base sa kanilang strength as a nation. Tayo naman, ganun din tayo. Eh, in denial tayo ng conflict eh. Yun ang problema. Pangalawa, tayo, nagdidepensa tayo sa UNCLOS at pinagmalaki natin yung panalo natin sa tribunal. But we don't see eye to eye with them. Sila naman, hindi sila sumali dyan. They don't believe in our argument. Sila, they rely on their might. They rely on another aspect of international law. Customary law. Na silang nauna, at the time that we still didn't exist, eh sila ay China na. At saka may mga agreement siya. When Japan invaded China, may mga treaty yan. At may mga treaty yan involving mga islands dyan. Kung kanino ba yan napunta at nakalagaan doon sa mga treaty. So, this must be studied carefully. Now, the only thing na dapat pagtuunan ng pansin ng ating bansa is diplomatic relation. Pero ngayon, nagigiitan, parati tayo nagsasabi o binomba tayo ng kanon. What if the next time, hindi na tubig yung binomba sa atin? At nagkaroon talaga ng incident dyan na isang barko natin ay pinaputok ng China. Anong gagawin po natin? Ikaw, Marcos, bilang Pangulo. Ikaw, Teodoro, bilang head ng Armed Forces. Kasi kayo ang nakikialam dito. Depends. Anong gagawin nyo? Do we have capability to fire a rocket against China? Do you think we are ready? Yung mga EDCA sites natin, may mga ano na ba yan? May mga ballistic missiles na ba tayo dyan? May mga exocet or ano pa dyan? Mga iba pang mga... At kung meron man, are we ready for the retaliation? No? Are we ready? Kasi pagka nanggaling dyan ang putok, babalikan din tayo dyan. Sunog yung Isabela. Sunog yung Palawan. Yung Cagayan. At Cagayan. Oh. So, dapat po isipin... Alam nyo, mga armed forces of the Philippines, huwag nyo pong ipasubo at ipahamak ang mga inosenteng Pilipino. Kasi kung binomba tayo ng China dyan, damay tayo lahat. Sunog tayo lahat. Pero kayo, dahil galit kayo, dahil pinagmalaki nyo na, sovereignty natin, ininsulto tayo. Yes, but can we fight? Tsaka yung sinasabi lang, hindi pwede mangyari sa atin yan. Eh, nangyayari na ho sa Ukraine eh. Nangyayari na ho sa Gaza. No? At wala silang tulong na maasahan from the United States. Eh, bakit tayo biglang umaasa? Oh, just because so, gusto lang... So, yun lang po. Ha? Now, yan ang dapat pagtuunan natin ang pansin. Na kung hindi tayo nag-iisip, baka idamay natin yung buong bansa natin. We should think that China must have been tolerating us. Haba ng pasensya. Pinapa-ano lang nila yung water cannon. What if it is a real cannon that will hit us, one of our ships, pagka napuno na, o mayroong mga trigger happy na galit din ng mga Chinese at maybe hindi sanction ni Xi Jinping or hindi sanction ng kanilang armed forces pero dahil ginalit nyo rin dyan sa West Philippine Sea at nakapagpapuputok. Wag na doon, Conjeng. Dito na lang.
Ang export natin sa China ngayon, including Hong Kong, ha, is 28.8%. Sa Amerika, 15.6 lang. Ano yan? Pag sinanction ba tayo ng China? Percent in terms of dollars? US dollars yan, ha? In the billions of US dollars. Oh. Ha? Ngayon, alam, natatanda mo ba yung ginawa ng panahon ni Noy Noy? Na ibinagsak ang ating export sa tapos ay binasura yung ating mga saging sa pagdating niya sa Shenzhen, sa China. Dahil ang excuse nila lumabag daw sa phytosanitary measures. Hindi na lang yan, Ado. Kasi ano yan diplomatic relation yan. Yun lang. Yung danger lang na may isa dyan luko-luko na Chinese na Coast Guard na biglang trigger happy at mapa yan, may mga laman na ano yan, may mga laman na weaponry ang kanilang mga barko. At nangyari na yan, ha, nung machine gunin ng ito bang mga senador na napakadaldal, kaya nyo bang pananagutan yan kung isang Chinese vessel dyan na magpaputok at natamaan yung vessel natin? Tayo ba o kung tayo galit na galit, bakit hindi natin sila unahan at magpaputok din tayo? Di ba? Okay. Tapos ngayon, panoorin natin. Panoorin natin itong video na to. Yung banggaan. Yung banggaan. Sino bumangga? Sino nag-cut? Sa international regulation against collision, yung call regs, dapat pag overtake ka, paparallel ka, pagka safe na, saka na pwedeng kakat. Ito talagang kinap. Ito talagang sinagsag. In fact, kitang-kita yung kanyang water cannon. Iniiwas na. Iniiwas nga talaga. Kasi bago siya dumating, yung water cannon naka-spray na eh. Mm-hmm. Ha? Tapos talagang pinilit nung... Pinilit niyang bumili. Ano ba yan? Coast Guard vessel ba yan? Yung resupply yung atin. Sa resupply mission. Ano nga yan? That's being run by whom? That is a private contracted by the Philippine Coast Guard. Oh, so Coast Guard ang may responsibility. Una is sa May 1. Under the order niya ng Coast Guard. Diyan nakasakay si Browner pala. Diyan sa barko niya? Doon sa Kumat. At saan? Yung gumigit? Yung humara. Doon nakasakay si Browner. Napaka-irresponsible naman itong... Pero nakarating yung resupply mission ship na yun sa BRP. Napaka-irresponsible naman. Pinabayaan din. Kung nandoon siya, dapat pinigil niya yun. Kasi that could have, kung nagkabanggaan talaga yun na as if, banggaan talaga. That could have a toll. Kung hindi promeno yung Coast Guard ship na China, malamang lumubog na yun. Tinamaan na yung brown na barko. So, ganito po, i-summarize natin ang nangyayari ngayon. It is, the policy of Marcos is not really to go dialogue. Kasi, pag dialogue at friendly relation, dapat the Department of Foreign Affairs ang nangunguna. Ngayon, walang action ang DFA dyan. Puro action dito sa skirmish, dito sa which is run by the Department of National Defense. So talaga naghahanap sila ng false flag talaga. Ng away yan. Ulo. Now, sige lang, I mean, tayo, we're just commenting.
Wala tayong pakialam niyan. Pero we are so concerned, we are so afraid, dahil may pamilya po tayo, bawat Pilipino. Ha? Eh kung binomba tayo ng China dyan, kawawa tayo. Kasi wala tayo talagang panlaban. Nagdidepende tayo sa Amerika, pero hindi pa tested yan eh. Ha? Hindi pa tested na talagang lalaban yung Amerika. Because bago lamang, nag-meeting si Biden at saka si Xi Jinping, and they were military cooperation. Agreeing with military cooperation na magsagawa din na sila ng joint mission. Okay. So saan natin nilalagay yung sarili natin? And in the face of this, these irresponsible people in the armed forces, as well as the Coast Guard, as well as itong mga leftists na nagko-convoy-convoy dyan. Ayan, pumayang pa. Nagko-convoy-convoy dyan. Talagang nag-a-agitate ng ating bansa na gigiitin talaga yung kalaban. Eh, pagka nagkaputukan yan, anong mangyayari? Kayo ba ay willing na maging responsible sa bomba na matanggap ng Palawan, matanggap ng Isabela, matanggap ng Northern Luzon, binomba tayo ng China. Pag namatay lahat yan, at natunaw yan ng isang guided missile lang yan, hindi kayo nag-iisip ng mabuti para sa mga Pilipino na mga inosente. Eh, doon din papunta yan Kasi ultimong gera, para matigil ang gera. Tapos mayroon pang mga gunggong ng mga politiko, bilateral negotiation, na gusto pang pati ambassador ng China, which is a symbol of the authority of China, na nakipagkaibigan sa atin, gusto pang talsikin. Ano ba yan? mga hindi nila naiintindihan na pag ginawa nila yun, that is a sign of a secession of diplomatic relations. Yeah, igira na. Yan ang mag-iimplikasyon nun. Talagang gusto nilang putulin. Meron ding nagpanukala na yung ambassador naman natin sa China, pauwi na rito. Para senyales daw ng protesta. So, does it mean also that we will not deliver our exports anymore? Wala na. What about our what about our workers in Hong Kong? Are we willing also to withdraw them? Kasi under sa China yung Hong Kong eh. We have to, more about 300,000. What if China will come up with a policy na okay, we kayo lahat. This country, Philippines, do not want us as friends anymore. Tsapoy lang lahat yan. Baban na tayo. Kayo mga nanonood sa amin from Hong Kong. Alam mo, ganito lang yan, partner. Itong dahil sa mga gunggong na yan, na mga politiko, na ano ba yan yung nagpapakita lang sa kung sa kuwan pa yan nagpapakitang gilas. Tingnan mo nangyari sa Kuwait. Dyan sa isang kumag na politiko. I-withdraw natin yung wag na tayong magpadala doon. Ngayon ano nangyari? Ang dami pong na-trap ng mga gumastos na ng mga Pilipino na hindi makaalis sa Kuwait. Pero dito ang We need draw ng Kuwait yung ano. Pero matindi ang implikasyon nito bukod sa OFW, yung ekonomiya, no? Lahat, yes. Lahat matindi yan ang pinakamalaki. Ay, nako. Pagsak ang ekonomiya natin. Remember, pati our, yung mga tourism, yung tourism natin, yes. Industry. China is the biggest natin. Remember, our GDP depends on the remittances of the OFW. Minsan kasi hindi nag-iisip . Pinapairal yung epal . Pumi-epal ng gusto, tapos hindi naman ngayon nagtatago ngayon sa consequence ng kagaya ng sa Kuwait . Siya yung nagdadaldal doon na we will demand that the employer will undergo psychological tayong naghihingi ng trabaho, tayo ang magdi-demand na ipa-psychological yung mga employer. How stupid can you be? Di ba? Ganyan sila. Nasobrahan na ng politika itong bansa natin.
Okay. Okay? Okay, dito naman tayo sa issue na... Ngayon, sige, Eric. May kinalaman sa peace talks. Ngayon, imbis na pagtuunan ng pansin itong rebellion, itong internal problem natin on security, pinagtutuunan ng pansin itong mga armed forces people, DND, ang external. Kaya na, nagkaroon ng bomba doon sa Marawi. Nagkaroon ng resumption ng peace talk. Okay. Ito si very astute politician. She could have been the president had she been ito rin, kasalanan rin niya eh. Ito si, ano minsan, nakakabagbagdamdamin din ito si vice president eh. Because she could have been the president, she could have brought this country to progress. Pero, playing coy, at ngayon, siya ngayon ang binabakbakan. Oh. Tapos ngayon, siyang lumalaban. Oh. Kaya ngayon, sinasabi ni ginang vice president, I don't agree with the peace talk. Oh, ito po. At ngayon, tinatanong ngayon ang mga armed forces. Ano bang palagay nyo sa statement ni Vice President to oppose the peace talk? I think it's about the some people are saying that the sharing of sentiment of some of our soldiers to the sentiment shared by our Vice President. And that's what our Chief of Staff has said. Of course, we respect the position of the Vice President. And at the same time, we understand where she's coming from, because when she told that, when she explained her opposition to the peace talks, he was saying about her personal experience when civilians, when she saw civilians dying, and even found it hard to explain to the parents of a young lieutenant who died in an encounter against the NPA. So, and at the same time, among our soldiers, that also into armed conflict with the TPP-NPA. I myself had encountered with them many times when I was in the field, also in Davao del Sur area, in Sarangani, South Cotabato. Mm-hmm. So, in many instances, I also had experience of my soldiers from my platoon dying because of things of their activities. Nonetheless, I think this is where the NDF should come in, because first they have to prove their sincerity as written in that joint statement that they are talking about the end of armed struggle and the transformation of the CPP NDF into something. Nonetheless, okay. Daw, sabi niya una muna, si General Bronner nagsabi na maraming sumuporta doon sa opposition. Pagtutol ni BP. BP Sara tungkol sa pag-resume ng pistol. Maraming sundalo. Mm-hmm. Ha? Okay. And I think, with due respect to you, General Bronner, ikaw rin mismo, you are supporting. I will show it later, na hindi ka categorical sa sagot mo at umiiwas kayo. At ito si Medel, siya mismo, I think she is supporting. Why? Because sabi niya, ako rin, biktima rin ako niyan eh. Ha? Biktima rin ako ng mga hudas na yan na pinagpapatay ang mga ibang sundalo ko. Oh. Pero, ang sinasabi niya, nonetheless, bigyan daw ng chance yung sincerity. Alam mo, you're talking double talk. Ha? At the same time, you're saying na suporta kayo kay Sara. Ano ba sinabi ni Sara? Hindi natin yan mapagkatiwalaan dahil walang isang salita yan. Tapos you are also saying at the same time na bigyan natin ng chance to prove themselves. Saan kan di prove themselves? Paano mag-sincere ang demonyo? Di ba? Pack with the devil. You have a pack with the devil. Oh. Kaya na nakakahiya na ididepensa mo. Dapat kayo,
kung talagang tunay na Pilipino kayo at nagmamahal kayo sa bansa natin na Pilipino, dapat ipalabas nyo kung ano ang tunay na sentimento ng mga sundalo. Huwag nyong isuppress. Because, alam mo, sila ang mamamatay pagka pinatuloy nyo pa rin yung pistok na yan. Mm-hmm. Okay. So, mga buhay nila nakataya dyan. Okay, siguro panoorin natin itong video ni AP Chief General Browner. Full support kami sa kay Presidente. So yung statement that you made before na parang sharing yung some of the from the military sharing the statement of an VP Sara. That stands, sir? Huwag na, para hindi ma-divide. Okay, sir. Na-call out ba, sir, kailan? Hindi. Tingnan niyo yung buo. Kasi kinatlan eh. Tingnan niyo yung buo. Pero, tingnan niyo yung buo. Walang marawi sa each part. Wala. Sir, may memorandum na kayo, sir, about pisto. Ganun. Wala pa rin, sir, suspect. Doon sa ano ba? Puro persons of interest pa rin, sir. Okay, sir. Alam mo, kung naninindigan ka at nagsusuporta ka sa Commander-in-Chief, dapat matapang ka na sumagot sa mga media. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Ganun. Ano ba yan, Broner? Kasi alam ko, sa puso mo, galit ka sa mga NPA. At naniniwala ka na si Sara Duterte ay talagang may mas katuwiran dyan. Mm-hmm. Talagang tama yung kanyang sinasabi. At naprubahan na yan sa dating Pangulo Duterte. In fact, the President din, Duterte, yung mga leftists pa na mga kanyang representative, itong isa, kaibigan ni Addo, sinampahan ni Addo ng kaso yan. Pangdadala ng mga young girls sa mga travel niya, taking advantage. Pero yun ang pinadala. Pabor pa nga sa mga komunista yun. Pero walang nangyayari. Why? Because under Proclamation 360, sinasabi na ni Pangulong Duterte na walang nangyayari. Habang nagpipistok, pinapatay pa rin nila yung mga sundalo. Mm-hmm. At saka nandyan, kasama yung promotor ngayon na Galvez dyan sa kalukuhan na yung resumption of pistok. So, alam ni, at saka si Miguel, alam niya yung sentimento ng mga armed forces. At saka tingnan mo ito, mga kababayan. Ito, mga ex-general. Pero naguguluhan sila ngayon. Graduate ito ng PMA. Mga PMAers lahat ito. Naguguluhan sila ngayon sa administrasyon ni Marcos. Wala na daong simbolo ng demokrasya. Parang there is dissent. There is kabulastugan nitong administration ni Marcos. Ito, basahin nyo itong mga armed forces. Kausap ko yung iba niyan. Sabi niya, hindi pa lang ito. Marami pa kaming magpipirma dito. O ito, pakinggan natin. Ricardo, basahin mo. Kaya mo bang basahin yan? In the face of this affront to our democratic way of life, we stand firm. Let it be known that our will cannot be bent. Our voices cannot be muted and our fight for justice will not be deterred. The House of Representatives must heed the call to right this wrong, lest it be forever marked as an enemy of the people it purports to represent. We call upon all who cherish freedom and democracy to join us in this critical stand. Together, we will not falter. Together, we will prevail. Ito po, mga signatories. Nasaan? Yan, mapapirma. Partial list pa lang po yan. These are former soldiers. Ito. Marami ang mga decorated ito. Si Alex Paul Montiagudo, class 81. Ano yan? She was the head of NICA. Antonio Parlade was the head of the spokesman of LTF-LCAP. J7 yan, so Joint Chief of Staff. So, tingnan mo itong mga decorated na mga former
At saka mga bata pa ito, karamihan, no? Oh, karamihan, bata. 87, oh. May 95 are, pa, oh. These are mga decorated soldiers. Yung iba dyan, kuya tawag sa akin. Oh, mga mista-mista yan. So, these are people who are now letting themselves be known na we don't like what's going on. Remember, ha? Uy, hindi madali magpirma sa ganyan, ha? Oo. So, ito, pinapakita nila yung sarili nila na disgustado sila sa nangyayari ngayon. And remember, we're not saying that they are asking for kudita. But they are warning that if push comes to show, you know, dadami sila. At saka sa sinasabi ni Bronel that there are those who are in favor of the opposition of Sara Duterte against Pisto, marami. Siya mismo. Siya mismo tinatanong siya, ay, you know, divisive yan, divisive. Oh, kasi kung ikaw naniniwala sa amo mong commander-in-chief, I would have easily said na, ah, yes, I am supporting the Pisto because that is the wisdom of my boss. But, tinatanong ka, you're very reluctant. Ay, huwag niyo akong isama dyan. Kasi, alam mo, Bronel, ha, you cannot hide the truth. You cannot hide your heart is in favor of against Pisto. Yun ang totoo. And I for one know na kasama ka dyan sa mga pumirma niyan. Your left foot is on the sentiment of those people. Your left foot is on the right side. Oh, your left foot is on the right side of history. Oh. Oy, wala pa tayo dito rin sa pensyon, ha? Oh. Wala pa kang militar. Oh, yung MUP, iba pa yon. Iba pa yon. Ang dami ng, yung una naming diniscuss yan, ngayon nakailan na tayo. 1 million na support in favor of the soldiers na wag guguluhin ni Jokno yung men in uniform pension. Ginugulo niyo ang buhay ng mga sundalo. So, doon pa lang ang sentimento is already against government policy on sinasabi magko-collapse yung ano. And yet, the issue now is fiscal corruption. Paano? Magko-collapse pero ang daming pera sa corruption. Ang daming pera dito sa useless na Maharlika Fund. Oh, saan nyo ilalagay yung mga sundalo? Sinasabi nyo walang pambayad sa kanila sa pensyon. And yet, mayroon kayong lulustayin na Maharlika Fund. Mayroon kayong nilulustay na mga pondo na intelligence or confidential fund allocated to Marcos Jr. na nilulustay niya sa mga biyahe niya. Ngayon, babiyahe na naman, ha? In Japan. Partner, o eh, ikaw, sabihin mo yung biyahe ng yung Japan, ASEAN na yan. Kulukoy na Marcos na yan. Yun nga, yung sinasabi, pero ano raw? Japan, ASEAN. Japan, ASEAN. At isa raw sa pag-uusapan doon, yung nangyayari sa South China Sea. Kung wala pa siyang comment dito sa Kaysala, wala siyang comment sa nangyayari sa Kongreso, wala siyang comment, bingi pa siya. Ha? Dahil nagka-COVID, bingi. So, anong ihaharap niya sa Japan kung bingi pa siya hanggang ngayon? Yung kanyang pupuntahan ay lalawak siya sa Association of Southeast Asian Nations. He has not spoken any word. Nations. He has not appeared in any live broadcast. Wala pa. Ha? Oh. Wala, hindi nga siya nagsasalita pa. Panay forma-forma lang siya. Picture-picture lang. Picture-picture lang. He has not spoken a word. And that was before he disappeared for how many days, sinasabi ni Marlika, nasaan na? Si Kuting. COVID nga raw eh. Nasa 10 COVID. Days na ngayon. Pero ang COVID, ang recovery niyan, 10 days. Pero ilang araw lang yung December 5 na nagka-COVID siya. Pero dito sa party sa Malacanang, nakasalimuhan na niya yung maraming tao. Di ba, are you, Marcos, giving good example to the Filipino people on health protocol? Ikaw ba ay simbolo ng pag-obey ng mga health protocol? Or you are the opposite
baka, health baka, protocols. Baka hindi makapagsalita, baka may slur. Baka may slur. Baka may slur. Yan, siguro. Okay. Eh, baka sabi ni Marlica, eh baka mahirapan magsalita kasi ngingiwi-ngiwi. Baka nga ganun. Okay. Okay, hanggang dyan po. Maraming salamat. You.